Budjop guys, so ngayon mangunguha kami ng kinason. Yan. And then lalo akong basket. So this is my outfit for today's video. Nakapajama ako, naka-crocs, tsaka naka-jacket. Siyempre takot tayo, may arawan, charot, bagyo dito. Yan, so gagamitin namin motor. Kasama ko nga pala yung kapatid kong kambal, si Alvin tsaka si Aldwin. Yan, medyo malayo sa amin yung pangunguhaan ng mga kinason guys. Yan mga kapatid ko, magkamukha naman sila minsan. Minsan lang. Mamukhang ano. Yan, konting pa-cute. Kasi ano ba, kami dumanta, may makasalubong. Kailangan dito guys, may motor ka talaga kapag aalis ka. Kasi mahirap yung habal-habal dito. I mean, mahirap yung mag-commute dito sa amin. So, nandito na nga pala kami sa Barangay Pasig kung saan mangunguha kami. Nakakalungkot lang kasi high tide pa or taob. So ganyan yung dagat sa amin guys kasi kakatapos lang magbagyo. Tapos marami syempre mga basurang napadpad sa dalang Pasigan. Yan, napaka high tide pa guys. Kailangan pa naming antayin na mag low tide yaan. So dito na kami dumaan sa may gilid ng mangrove, sa may Katunggan kung tawagin, para mag shortcut. Yan nga pala yung daanan namin. So napakalino ng tubig pero maraming kalat-kalat. So katama ko nga pala sa tiniknik tsaka itong batang to. Yan, sila yung mga nakasabay ko papunta dito, mga kapitbahay namin dati. So ito nga pala yung Katunggan guys, o hubasan. Hindi pa siya masyado low tide or hubas. Maghahanap-hanap na tayo ng kung anong pwedeng mahanap natin. Ito hindi ko alam kung anong tawag dito pero masarap yan. Mangunguha na tayo ng sihi. Yan, mga sihi-sihi. Masarap kasi yung sabaw niyan guys. Napaka, medyo matamis-tamis siya. Manamis-namis. At ito nga pala ay taktakon or mata. Mata-mata. Yan, taktakon. At tinataktak yan siya kapag kinakain. Minsan, pwede mo ding sungkitin ng karayom. Yan, kailangan mong baliktadin yung mga bato-bato guys. Kasi nakasiksik lang yan sa mga kasuksulok. Sulukan ng mga bato. Kailangan talaga matyaga kang magano. Buti nga ngayon guys, hindi masyado mainit kasi kung mainit abay mapapaano tayo. Masusunog ang ating balat. Yan, nakakita kami ng crabs guys. Ayan, inipit ko muna. Syempre nakakita ako ng tuwad-tuwad. Yan, tuwad-tuwad yung tawag dyan. Dahil dati guys, mahilig kaming manguha ng mga alimasag or kasag kung tawagin dito sa amin. Medyo sanay-sanay na din ako manguha ng mga ganito. Hindi na ako naiipit. Yan, konti na nyo, isang kamayan lang yan. Isang kamayan lang yan, tapos nakuha ko na siya agad. Medyo maliit siya, pero fight na. So, yung kapatid ko nakakita rin ng alimasag, nakatago sa bato. So, pinakuha ko na din sa kanya kasi ang dami kong dala. May dala akong cellphone tsaka basket. Yan, nilagay niya na din sa aking basket. And of course, maghahanap na tayo ng mga kung ano-ano. Yan, tuwad-tuwad. Yung kailangan kapag yung tuwad-tuwad guys ay kailangan putulin mo yung may dulo niya para masipsip kasi sinisipsip yan guys at para makapasok din yung hangin. So ito nga pala ay sikad-sikad guys. Napakasarap niyan ng sabaw guys at sinusungkit yan. Nakakita rin kami ng bata na nangunguha ng tamala o maliliit na octopus. Ito nga pala yung kuha niya, 4 na piraso, at ito naman yung pain niya. So ginagawa yan guys, hinahagis-hagis yung tag nito, yung pain, then hihilahin mo kasi susunod na lang yung tamala dyan sa kanya, tapos pwede mo na siyang kunin. Tapos ako naman guys, dito ako nangunguha ko ng mga iba't ibang seashells sa ilalim ng mga bato. Ganyan guys, kailangan masipag ka talaga manguha. Dito naman sa grass area guys, marami dyan mga sikat-sikat at iba't ibang klase ng mga akinhason o seashells. Kagaya na lamang nito, nakakuha ako ng sikad-sikad na babae. Babae ang tawag dyan kasi manipis yung seashell, yung shells niya. At tuwad-tuwad. Ayan, maraming tuwad-tuwad. Kasi nakatuwad siya, kaya tinawag siyang tuwad-tuwad. At barungot. Ay, barungot. Ayan, tama, barungot. Ayan, napakasarap niyan guys. Sabawan. Yung sabaw niyan guys, medyo manamis-namis. At di ko alam kung tawag nito. At meron nakakita dito ako guys ng tikod-tikod. Or para siyang oyster, pero iba yung lasa niya sa oyster. Yan, nakadikit lang yan sa bato. Sobrang sarap din yan guys, kilawin. Mamaya kikilawin ko yan. Yan, tuwad-tuwad na naman. Marami akong nakuha dyan guys. So ngayon, papunta na ako dun sa may malayo kasi mangunguha ako ng sea urchin or tuyong. Kahit ilang piraso lang kasi nagugutom na ako guys. Hindi pa ako nananghalian at may dala ako ditong suka at kanin. So ako lang mag-isa dyan. Medyo madilim-dilim na at kalat-kalat na kami ng mga kasamahan ko.
Di ko na na-videoan guys kung paano ko kinuha itong mga tuyom na to, kasi nga nahihirapan ako mag-video at baka mabasa yung cellphone ko. So kailangan siyang iyub-yub ng iyub-yub para matanggal yung mga tinik-tinik niya at para makain mo siya ng maayos. So ito, nakakain na ako. At dahil tapos na tayong kumain guys, kailangan na natin umuwi kasi sobrang dilim na at wala akong dalang flashlight, cellphone lang yung dala ko guys. So ito yung basket ko, makikita nyo, sobrang dilim na talaga ng tinatapakan ko. Ayan, yung mga kasama ko wala na din, nagsiuwian na, ako na lang yung natitira sa hubasan. At nakakatakot kapag madilim na, syempre dadaan tayo sa katunggan guys at baka manuno tayo. So ayan, nakikita nyo sa pag-uwi namin guys, ito nga pala ang kuha namin lahat-lahat. So dalawang ulam man naman na namin to. Yan, sobrang sarap. Yan, mamaya gagataan namin and of course yung iba sa sabawan para din bukas. So thank you for watching guys, i-follow nyo nga palang aking page para sa iba't ibang klaseng video.